magandang araw po. Pag-usapan naman po natin ngayon kung bakit gumagamit po ako ng foam instead po sa karaniwang ginagamit na kukupi. Before po natin pag-usapan yung mga pagkakaiba nito, ay pag-usapan naman natin kung ano talaga ang purpose ng kukupit, ng foam, hydrotones, at o iba pang mga growing medium na ginagamit ngayon sa hydroponics. Ang pinaka-purpose lang po talaga nila ay yung gawing stable yung seedling para siya makapag-develop ng kanyang mga ugat at makapagsipsip ng nutrients kung ilagay natin dito sa setup natin. Wala po itong nutrient contents, wala po itong mga macro elements, micro elements, hormones, vitamins, wala po. Wala pong makukuha ang mga halaman dito. So anong pagkakaiba nila? So bakit mas pinili ko po yung paggamit ng foam kisa nitong karaniwang ginagamit na kukupit? Ang pinakarason po kung bakit gumagamit ako ng foam ay una, ang foam po ay mas mura kumpara po sa kukupit. Based po yan dito sa lugar namin. Kasi yung kukupit, isang block po ng kukupit ay nakakalaga ng 50 piso. At makapag-produce lang po siya ng 50 hanggang 60 cups. So, almost 1 piso po ang isang cup. Kung ikumpara po dito sa foam, ang isang pligo po ng foam na may 1 inch na kapal ay nasa 150 lang at makapag-produce siya ng nasa 380 piraso. So, ibig sabihin po ay nasa 0.39 centavos lang po yung isa nito. Or 39 centavos. 39 centavos. So, mas mura po to. 39 centavos kumpara po sa almost 1 piso. Based po yan sa lugar namin. Po alam kung mas mura ito sa inyo or mas maraming supply. Pangalawang rason po bakit gumagamit ako ng foam ay noon kasi gumagamit ako ng kukupit para magpatubo ng buto. At almost of the time, na-experience ko po yung root rot. So kasi, ang kukupit ay organic materials. Pag ito'y basa, madali itong kapitan ng microorganisms tulad ng bakterya, fungus. Kaya, sigaro din talagang sterilize to. Kailangan mo pang lutuin, kailangan mo pang ibilad sa araw. So maraming proseso bago mo gamitin pagpapatubo ng buto. So yun po. Mas madaling kakapitan ng bakterya, so almost root rot yung problema kung gagamit tayo ng kukupit. Samantala po sa foam, so di na kailangan po yung sterilize, di na kailangan po yung pakuluan. Based po sa experience ko, hindi pa ako nakaranas ng root rot gamit yung foam. So yun po, mas iwas sa root rot, ito mas prone po sa root rot basta't hindi nyo maayos na sterilized o na disinfect. Pangatlong dahilan po, bakit di ako gumagamit ng kukupit sa hydroponic setup ko kasi yung kukupit ay gawa sa particles, di ba? Ang mga ito ay minsan ay bumabara dun sa butas na supply ng nutrient solution ko. Kasi yung tubig sa hydroponics, sa nutrient film technique na pamamaraan, yung tubig, di ba, ay pabalik-balik lang. Pumunta sa reservoir, tapos babalik doon sa mga butas. Then, paikot-ikot, di ba? So, minsan, bumabara to. So, nangyari ay, minsan na natapon yung ibang nutrient solution. So, kinabukasan, konti na lang yung naiwan sa reservoir kasi natapon na. Na-disturb yung flow. Kaya, anong nangyari? Tumilapon yung nutrient solution. Ikumpara naman sa foam, wala naman tong particles na naiwan sa tubig na pwedeng bumabara dun sa butas. At sa kapangapat po na rason ay talagang mas madaling i-prepare to. Kunta nito. Sa foam po, hiwa ka lang ng hiwa. At saka naituro ko naman to sa previous video ko. Mayroon link po sa baba kung saan itinuturo ko dun kung essential ko dun kung paano ko ginawa tong mga cubes na to. Madali lang. Kumpara po sa kukupit, medyo matrabaho po kasi kung hindi mo sigurado yung supply ng kukupit, ay kailangan mo pang ibilad sa araw. Kailangan mo pang pakuluan para naman maging safe yung tanim mo. Para naman makakaiwas ka sa mga root rot o sakit sa ugat. Based po sa experience ko, 8 batches na po yung harvest ko dito sa bagong setup po ng hydroponics. So far po, maganda ang tubo ng litos. Maganda po yung root system. Merong mga experiments kung saan ikinukumpara po yung tubo ng foam, ng
kukupit at saka yung ano, hydrotons. So based sa kanilang mga experiences o based sa kanilang mga resulta, kanilang eksperimento, may kaibahan yung tubo. May kaibahan yung tubo. Pero para po sa akin, siguro may ibang factors po na nagko-contribute kung bakit iba yung tubo sa isa, iba yung tubo sa isa. Kasi kung ano, i-analyze po natin, pareho lang yung function nila to stabilize lang po yung seedlings. So may ibang factors po tulad ng temperature, yung airflow. So ibang factors po na pwedeng mag ano, mag-contribute bakit maging hindi magkapareho yung tubo. So siguro naman kung gumagamit ka ng bato as your medium, pwede naman, pero pag iinit yung panahon, 'di ba? Iinit din yung bato, so masisira yung ano, halaman. Yun lang po yung mga dahilan kung bakit po gumagamit ako ng foam. Pinakauna po, mas mura. Pangalawa po, iwas root rot, pagkakabulok ng ugat. Pangatlo po, malinis at walang residue doon sa tubig na naiiwan. At saka pangapat po ay madaling i-prepare. Yun po yung apat na dahilan. Next time naman po, i-explain ko sa inyo or i-share ko sa inyo kung bakit ano, bakit hydroponics, bakit mas maganda yung hydroponics kung ikumpara po sa pagtatanim sa lupa. Hanggang next time po, next video ko. So please, huwag kalimutan po mag-subscribe. Salamat po.